maaga akong natulog kagabi at sinet ko yung alarm ng cellphone ko ng alas 3 ng madaling araw para sigurado na nakagising ako ng ganung oras. So ayun nga, nagising ako dahil tumunog yung alarm ng cellphone ko. At naglalakad ako ngayon papuntang St. Francis Xavier Parish Church, yung simbahan namin dito po sa bayan ng Alegria, Cebu. At ngayon habang naglalakad ako, meron akong mga nakikitang mga parokyano o yung mga kapwa ko Alegrian na papunta din ng simbahan para mag dumalo sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. At ako naman pupunta ako simbahan hindi lamang para dumalo sa Misa o Simbang Gabi, kundi para mag-vlog ng konti na kahit papaano ay meron akong maibabahagi sa inyo ng mga impormasyon o yung mga iba-ibang tao makikita mo sa bakas ng kanilang mga mukha, yung mga iba't ibang reaksyon, mga damdamin ng bawat isa sa kanila, paano ang kanilang buhay na ngayon ay dumadalo sila sa Misa de Gallo kada madaling araw. Makikita natin mamaya kanilang mga activities, ano-ano mga kaganapan sa loob at labas ng simbahan. Kung sila ba ay masaya-masaya o handang-handa na ba sila sa papalapit na Pasko. O, titignan natin yan ngayon. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, at kung nagustuhan mo yung video na ito, i-click lamang ang like icon dyan sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe. Gustong maging updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko, i-click lamang ang notification bell para at least lagi-lagi updated ka sa mga videos na i-upload ko. So ngayon, nandito tayo sa harapan ng Alegria Municipal Hall. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda-ganda ng itsura niya. Ang ganda ng giant Christmas tree ng Alegria Municipal Hall. At ngayon, papalapit na tayo sa simbahan. Sports and Cultural Complex. So ayan, makikita mo kahit madilim, at least may liwanag pa din dahil nagkikislap ang mga magagandang mga alitaptap, meaning yung mga ilaw ng mga poste, no? Para magbigay ng liwanag sa dilim ng gabi, no? Kahit madaling araw na, makikita mo ang mga ilaw naggagandahan, iba-ibang kulay, pero hindi rin natin maikakaila na kahit madilim makikita mo rin ang mga tao. So eto ngayon, papalapit na tayo. Ayan, kung nakikita mo, unti-unti nakikita ang Alegria Heritage Park. At itong Alegria Heritage Park ay tapat lang ito ng simbahan ng St. Francis Xavier Parish Church. Ayan, nababanaag na natin, nakikita na natin yung entrance door ng ating simbahan. At makikita mo na rin yung mga tricycle na dumadaan at humihinto sa harap nito at ibinababa ang mga sakay dito ng mga parokyan. Ayan, nakikita mo may mga tao
church. So, hindi natin maitatago talaga na ayan sila. Bakas na bakas ang kanilang presensya sa simbang gabi na ito ngayong madaling araw nito. So, huwag kayong mag-alala dahil makikita ninyo ng buong buo yung kaganapan sa loob ng simbahan at pati na rin sa labas. Makikita natin ano-ano ba ang mga reaksyon nila, ang mga sitwasyon, ang kanilang presensya, kumusta na ba sila. Ayan, ang ganda ng beautiful Alegria. Tignan mo, ang ganda ng electronic lights na gawa ng local government unit. Ayan. So, nasa tapat tayo ng simbahan. Dito ako sa tabi ng kalsada. Ayan. Kumukuha tayo ng magagandang angulo ng video ng mga tao, ng simbahan, ng mga sasakyan, para makita lang natin kahit video ito marami kang mababasa, marami kang mauunawa, kinis ng mga tao, ang kanilang partisipasyon, ang kanilang kooperasyon sa mga coordinators ng simbahan. Ito, kung makikita natin, may inilagay silang mga table sa harapan ng entrance door ng simbahan. At yan ay naninigay sila ng contact tracing form same time na mo-monitor na BP. Ilalagay sa loob para malalaman kung ikaw ba ay mataas pa yung blood pressure o ano, ilag ka ba, mag-detect sa machine na yan. Ayan. Tsaka, ayan, may, kung nakikita mo, may kulay blue na galon. O, ayan ay may lamang disinfect kung sila makuhugas ng kamay para tayo at ligtas laban sa coronavirus. So, dito ka tayo sa loob ng simbahan. Ang isang mahabang upuan ang nakatang ito ay physical distancing. At dito tayo ngayon sa bandang kanang bahagi ng simbahan. Dito makikita natin yung mga kabataan, upat din sila ng mesa at bibigay ng mga impormasyon, bibigay din ng servisyos like pag-disinfect ng mga tao, mag-a-assist sa mga tao. No, ayan yung galon na kulay blue. Ayan yung disinfectant. Ayan sila maghuhugas ng kamay. Ito ngayon, makikita natin yung mga tent na nilagay. Ayun, yung mga bangko. O, tingnan mo naman. Ang mga bangko, pati na rin ang mga bangko, layo-layo din sila. 2 meters away from each other. Malapit ko sa mga tao dyan. Dyan uupo ang tao. Ito, yung malaking screen na yan. Nilagay talaga dyan para
kung ano yung kaganapan sa loob ng simbahan at continue dyan sa malaking video screen na yan. Ito ang loob ng simbahan. Ayan, paliwanag na kahit nasa loob sila ng simbahan, nagsusuot pa rin sila ng face mask. Meron nga akong nakita ng isang babae nagsusuot ng face mask same time. Sinusuot din niya ang face shield. Yan ang kagandahan ng mga tao. Talagang gustong-gusto nilang maligtas laban sa coronavirus. Ito, konting minuto na lang, mamaya niya sisimula namin sa hindi na muna ako makibigay sa inyo ng mga impormasyon, basta tuloy-tuloy lang ang pagpapanood ng video. Tuloy-tuloy tayo magbibigay ng mga video, mga eksena, mga iba-ibang eksena, pero hindi na muna ako magsasalita kapag nagsisimula namin isa. So ngayon, mga konting minuto na lang, siguro mga 5 minutes na sisimula na, kasi yung mga lectors, mga cantors, nandiyan na sa harapan ng entrance door. Hinihintay na lang nila yung aming kura paroko para magbigay ng signal sa pag-uumpisa ng misa. So ito tayo ngayon, tinitignan natin yung organisadong linya ng mga tao na papunta doon sa dalawang pera na yan sa harapan ng simbahan. Sila magbibisente, dyan sila ihingi ng tracing form, contact tracing form. Ayan, kung makikita ninyo, talagang very cooperative ng mga tao. Yan ang kagandahan ng mga effective leaders o coordinators ng magkabilang panig ng simbahan at ng mga coordinators ng barangay at ng LGU. Yan, mga combined forces para lang maipagtatagumpayan ang Misa de Gallo kada madaling araw. Na isa itong Misa de Gallo pagsapit ng December 16 hanggang gabi ng December 25. I know, December ng 24. Okay. Gabi ng December 24. Yan yung Paskong-Pasko. Araw ng Pasko. Sa labas ng simbahan. Tamang gulo ng simbahan, ng mga tao, ng sasakyan, ng pang magagandang mga gulo. Ito yung Alegria Heritage Park. Ayan, yung beautiful Alegria na yan. Nilagyan ng electronic lights. Napakaganda. Ang ganda-ganda ng angulo. Okay, pelikula. Pelikula. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Enjoy watching mga friends, mga kaibigan.
Ayan yung mga sasakyan, may mga sakay na mga parokyang diyan sila inihihinto at ginagawa ng bicycle driver para tumawid doon sa simbahan. Dumami ng dumami ang mga tao at mahaba ng pila ito, pero malapit na siguro mga 10 minutes pa lang bago magsisimula ang misa. So mamaya-maya pupunta na tayo malapit sa simbahan. Hindi na muna ako papasok mismo sa loob ng simbahan, dito lang muna ako pupwesto sa labas ng simbahan at magmamasid-masid kung may mga eksena o may mga anggulo na magandang i-shoot, kunan ko ng video at mapapanood nyo rin. Ayan, ang ganda ng simbahan kapag punong-puno ng ilaw. Dito tayo banda sa labas ng simbahan. Ito ang gate ng simbahan at kumbento. Ayan, yung malaking Christmas tree, ang ganda. Grabe. Wow, beautiful giant Christmas tree. Pero maganda rin ang giant Christmas tree sa munisipyo. Nakita niyo naman kanina. Wow, ang ganda ng mga lights. Eto, ganda. Wow, parang mga bituin na nagsisipagbagsakan mula sa langit. Eto sila, dumami. Dumami ng dumami at naging mahaba ang pila dito sa kabilang parte ng simbahan, sa may kanang bahagi ng simbahan. Medyo dumami ang linya at dumami na rin ang mga tao na inukupan ng mga bangko, no? mga monoblock chairs, may mga tao na tignan mo naman. Malapit nang mag-uumpisa. At yung mga tao talagang aware sila sa isa't isa dahil yung physical distancing talagang sinusunod nila. Okay. Thank you.
Tapos ng misa, dalagoy